Yan yung may-ari. Yan yung plano niya. Papagawa siya rito ng maliit lang na boarding house. Dandahan lang. Pag nagkaroon siya ng pera, dandahan lang. Pagpapalabas, ganun. Ganun. Ito lang muna. Kasi pag wala na budget, stop muna dyan. Pag nagkaroon na naman siya ng pera, dandahan lang. Low budget lang, pero napakatibay, napakaganda, napaka-quality ng pagkakagawa. Yan, ganyang kalaking construction, kwarto, nakakabuo na ng 8 kwarto yan. May 2 CR sa ibabaw, 2 CR sa ilalim. So, yan, napakaganda, no? So, susundan natin to dahil series ito hanggang matapos yan. Matapos ito. Kaya ganyan lang yan. Good morning mga kabayan. Nandito tayo ngayon sa nating kapag-anak. Can you reach that? Ibablog natin tong pinagawa niyang boarding house na tingnan natin kung gaano ba kaganda, gaano katibay, o gaano ka kaganda ng pagkakaano. Dahil marami na tayo na kikita na ganitong mga pinagawang mga bahay na pag napapansin nyo, yung column niya sa second floor, round bar na lang yung nilalagay yung tubo na GI pipe. So tingnan natin. So nandito tayo ngayon sa baba. Yun yung mga may-ari. Yan. Low budget lang yung gagawin nila. Ngayon aakyat tayo doon para makita natin kung gaano kaganda. Yan. Aakyat tayo rito. Ingat lang tayo. Dahil baka mahulog tayo, no? Yan. 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 Hindi bago sa atin ito dahil marami na tayong napuntahan ng mga pinagawang bahay. Ito, hindi bago sa atin itong mga ganitong gawain. Nandito tayo ngayon sa ibabaw, no? Sa ibabaw ng pinagawang boarding house. So kung napapansin natin, yan mga kabayan, ito. C-bar lang ang nilagay nila rito. Instead na yung concrete beam. Concrete beam dapat, na kadalasan nakikita ko dyan, mula dyan, yung kulong na yan, concrete beam. Kasi meron yang dowel na nilagay nila. Ngayon pinutol nila. Ang gusto na mayari, makakatipid siya. Kaya C-bar na lang. Kasi ang gumagawa nito, experience na mason. Kaya nagsuggest din siya na C-bar, mas nakakamura. Kasi itong C-bar na to, nabibili lang nila sa bodega ng 1,000 mahigit. Kung bibilin mo sa hardware, nasa mga 3,000 daw ang presyo nito. Itong makapal naman siya, no? Makapal naman na C-bar. Marami na rin ako nakikita nito. Ginagawa rin sa mga ibang subdivision. Kikita ko, hindi bago sa akin ito. Pati na rin ito. Ito, dugtong pataas. Kung napapansin natin mga kabayan, ingat lang tayo rito dahil bubong ito ng bahay nila. Itong bahay nila, dandaan lang nilang ayusin. Inuuna lang nila muna dito sa likuran. Dahil nga low budget nga lang. Kung saan sila makakatipid, kung saan sila magkakaroon ng pera, sa kanila ipapatrabaho, ano? Ngayon, hindi lang muna nila ginagalaw dito. Dito muna sa likuran. Yan. Gagawin nilang boarding house, up and down. Ang mangyayari dito, kita nyo yung mga kabayan. Yung kulong na yan, yan, dapat dugtong yan pataas. Ang ginagawa nila, nilagyan nila, dinurugtuan sa second floor, ano na, yung round pipe na detrace yata yan. GI, para hindi kakalawangin. Tapos hindi naman ang plano talaga niya nito nagbago dahil gusto niya steel deck. Ngayon nagbago, plywood na lang tapos buhusan nila, no, para hindi masyado mabigat. Tapos ang bubong niya diyan sa tagiliran,
kulurop, kulurop na yan, kulurop sa likuran, kulurop. Tapos sa taas, kulurop din. Ang bagsak ng tubig dito, pa sa loob, hindi palabas na, hindi sa likod, dito sa loob. Tapos GI na rin yung ginagamit, ha, GI na rin yung ginagamit nila para iwas sa kalawang. Tapos dito, tubular, si Parlin sa taas, mga galvanized na para hindi kakalawangin. Ang ginagamitan lang nila ng sibar, ito, kakalawangin ito, pipinturahan nila ito bukas. Ngayon, series 1 pa lang ito. Tingnan natin hanggang sa mabuhusan ito, mabubungan, kung gaano kaganda, no? Bukas yata, papasukatan nila ito. Gusto nilang mabubungan dahil napakainit, ano, mga kabayan. So, napakatipid nito dahil kita mo, ilang kwarto yung magagawa. Siguro, up and down, makakagawa na sila ng 8 kwarto. Mayroong maglalagay sila ng CR dyan sa taas. Maglalagay rin sila ng CR dito sa baba. Maraming mga naghahanap ng boarding house. Kaya ito yung pinapagawa niya. So, ikita ko, napakaganda. Yan, bubuhusan yan. Yung dugtong na yan, bubuhusan pa yan. Tapos ito, pipinturahan. So, okay yung pagkagawa, mga kabayan. Lagyan pa nila ng, additionalan pa nila ng, ano yan, yung tubular na breeze. Lagyan pa nila yan. Bukas yata, magpapile sila rin ng, ano, magpapile sila rin ng hollow block kasi marami ng hollow block doon. Yan. Okay, ano? Okay, walang ano, wala akong masabi. Napakaganda, napaka low budget, napaka pulido ang pagkakagawa. So, yan. Yan, bababa na tayo, mga kabayan. Siguro dito, magpapile sila rito ng hollow block. Tapos dito, nakakatipid na sila rito. Ito. Nakakatipid na sila dahil hindi na sila magpapile dito ng hollow block. Ang gagawin nila dito, pipinishing na lang yan. Yan. Tapos buhusan ng konti doon. Magpinishing sila rito ng... Yan, papagandahin nila yan. Pipinishing nila yan para maganda tingnan. Tapos nakakatipid na sila rito. Yan. Tsaka doon. Ang piling nila sa loblock doon sa dulo. Tapos dito. Dito. Meron dito. Tapos hanggang doon yan. Padandaan lang, ano. Paganon. Ang trabaho nito, papalabas. So ang sukat ng area nasa mga 150 square meter. Tapos papalabas yan ganon. So ito lang muna, portion by portion. Kung magkakaroon siya ng pera, sa kanya pinapagawa. Ngayon may budget siyang ganoon, konting pera. Kaya ito, siguro nasa mga 200,000 gawa na ito, no? Estimate niya. Kasi itong ganito pa lang ang pagkakagawa, nasa 100 megit na yung gastos niya. Tapos bubong. Tapos kulurop lang yung dingding doon. Tapos dito, plywood lang. Tapos buhusan ng simento. Mayroon na siyang mga gawang. Mayroon na siyang paupahan na ilang kwarto. Kapchagi nege natanajo no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Chonnune banandaneun iyagiga. Neol boneun sungan ihega dwaesseo. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보면